Ang dami nag-ano sa akin, uy, totoo ba gagaya na si Vice? Magiging tatay na rin ba si Vice ganda? Pero yung totoong sa akin, hindi ko talaga... Gusto ko talaga magkaroon ng anak. Hindi, diba? Nung araw kasi, Vice, gusto ko mag-adapt. So sinabi ko sa nanay ko, nanay ko nagalit sa akin kasi sabi niya, bakit ka mag-aampon? Dami-dami mong pamangkin, yun ang amponin mo. O, di gumawa akong sarili. Yun nga, na-meet ko si kumare mo. Yun na, ginrab ko na yung opportunity. Or hindi kayo nag-siping para lang magkaanak. That's one of the reasons. That's one of the many reasons. Pero bahagi din ng mga rason na yan, yung kaya kayo nag-siping dahil mahal niyo yung isa't isa at gusto niyong mag-siping. Kami ko sa daddy niya. Tapos namaya, gumagalan siya sa akin. Nag-inanood. Harapin mukha mo sa akin. Kasi parang, inaano niya, parang gusto niya makipaglaplapan. Kasi ako tingin din ako. Tapos hindi ko talaga kaya. Paano yung ginagawa? Tapos, so yun. German cut ka, no? Huh? German cut ka. Pinoy, Piling ko, direct-rectang-recta to. Wow! First namin, buo agad. Pero nagduda pa ako. Paano yun? Paano yung duda? Nagduda pa ako. di nag-ano ulit kami. Nag-do. Nakatulog siya. Ninakaw ko yung ultrasound. What? Sa kanya. Tapos, pumunta ako ng delegado. Di ba paanakan yun? So, pumunta ako doon sa ilalim. Sabi ng doctor, yes! Sama mo ate mo? Ay, hindi po, Doc. Ah, okay. Huwag mo sabihin ikaw ang buntis. Sabi ni Doc. Ay, hindi po, Doc. May papakita lang ako sa inyo. Ultrasound. O ano ito? Ganyan. Tapos, January 2 to January 15. Posible siyang mabuntis, Doc? Oo. Naloka ako. Sabi ko, ay, akin to. Ganyan yung acting talaga. Sabi ko, ulitin ko, gusto mo. Sige, paano man? Ay, akin to. Kinilabutan ako talaga. Bakit? Hindi ba iyo? Sabi niya, hindi, akin po yan. Tapos sinabi ko na sa kanya, kasi January 14 kami. Sabi ko, akin po yan. Yung outlook sa buhay, nag-iba. Talagang kailangan yung anak ko may manahin pagdating ng araw. Kaya feeling ko, naging swerte rin sa akin ng pagdating ni Mrs. Tsaka ng pagiging ama ko. O dahil, ayun, ang dami nang nangyaring success sa buhay ko, sa karir ko. Nagdire-diretso yung magandang kwento ng buhay mo magmula na nagkaanak ka. Correct. Sinabi ko naman yan kay Georgette, ang swerte ka nung dumating ka sa buhay ko. It just happened, no? Yung out of curiosity, nangyari lang. Pero hindi mo yung noon pa man, sinasabi mo sa sarili mong, ay, kasi di ba meron tayong mga ina-achieve pero pinagplanuhan natin na matagal na. Pero yun, hindi mo naman yung pinagplanuhan ng matagal. Hindi. Kasi ang ano ko lang talaga, magkaroon ng anak. Yun nga, ako na nga, kaya nga ako dumating sa buhay mo din, Vice, para masabi ko sa'yo na bigyan mo ng chance. Pero naisip mo yan, honestly. Na-consider mo. Actually, na-consider ko yan. At kung i-consider ko nga yan, gusto ko sa lalong madaling panahon. Kasi nga, syempre, ayokong tumatanda. Sayang yung time na masaspend mo dun sa bata. Oo, diba? Tsaka, hindi, babata ka. Babata ka. At the same time, lalo mong iingatan yung sarili. Ano pa yung outfit kapag nagkaanak ako? Kung natural way, ano gagawin ko dun sa babae? Hindi, basta... Ha? Paano yung, kung hindi naman ako... Kasi hindi man ako ma-arouse. Lalagyan ko na lang ng kalso para diretso yung... Uy, di ba may nangyaring ganyan? What? Ano? Yung may kwentong ganyan, di ba? Doon muna sa kabilang kwarto ng... Tapos lumipat sa kabilang kwarto para iba... Para ibaon. Ibaon. Yung punyal. Oh, gusto mo yun? Natural way. Yung mararamdaman ko yung skin niya.
on my skin. Oh, yes. Eh, kasi kung lahat ang dami mong iniisip, talaga hindi yan pepela. Dapat ang concentration mo doon. Eh, Diyos ko, paano akong titilagan lalo na kung habang ginagawa ko yun, tapos may isip ko kung sino nag-convince sa akin, may isip ko yung mukha mo. So, talaga mo titilagan ako pag iniisip ko yung best mo. Alam mo, na-excite nga ako kasi, syempre, pag naging ano na yun, pag naging bata na yun, wow, kamukha mo, di ba? Syempre, alam ko, sisipa ng sisipa yun. Bakit? Ay, iba rin yung anak ng kabayo. Anak ng kabayo, di na sumipa. Alam mo, yan talaga po yung pangarap ko kay Vice. Magkaroon siya ng sarili niyang anak, yung dugo at laman niya. Di ba? Kasi yun din naman ang pangarap ni nanay sa'yo. Di ba? Tuutoy. Paano tuutoy? Paano naman tong bahay mo? Pagkalaki-laki. Sino naman magmamana nito? Ipupush natin. Kaya ipagdasal natin na mas tapos na itong pandemya na to para umayos na ang kondisyon ng paligid at umayos na rin ang state of mind ko. Kasi syempre, kung ganito yung state of mind ko na marami akong tuliro moments, di ba? Ang hirap maging parent kung tuliro ka. Di ba? I need to be a better me. I need to be, you know, to... I need to prepare myself to becoming a parent. Pero, naikwento mo na ba to kay Ayon? Oo, napag-usapan okay natin. Okay sa kanya? Oo. Na-similya mo? Mm-mm. Yun din sinasabi niya, ikaw dapat, para matalino yung bata, ganyan para talented, ganyan-ganyan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kahit isa lang, tinan mo, ilang taon ka na ngayon? 26. Tignan mo, 26 years ka na sa showbiz. I want to discover mo ako 13 years ago lang. Ano nga? 45. Yes, 45. Oh, 45. Pag nagkaanak, kunwari lang ha, nagkaroon ka ng anak at the age of 46. So, kung babae ito, 46 plus 18, ilang? 46 plus 18. 64 years old ka, 18 years old yung anak mo. Pero, yung mind and body mo, hindi 64. Kasi, ang nagpapalakas sa'yo at nagpapabata sa'yo yung anak mo. Tsaka di mo na kumukha matanda. Feeling ko, kaya pag nag 64 ako, makamukha lang ako ano nun. Ilan? 45. Kasi ngayon daw, yung picture ako, hindi mo daw kumukha. Pag may tinatanong ko, sa palagay, ilang taon na ako? Oh. 27, 28. Naniniwala sila. Pinabayaran ko naman sila. Parang abot-abotan mo. Sabi ko na, kaya nauubos yung pera mo eh. Gagay mo. Sa palagay mo, ilang taon na? Ha? Uli ka na po. Let's see in the years or in the months to come kung ano mga mangyayaring pagbabago sa buhay natin, sa paligid natin. Nothing is definite, nothing is permanent. Pero gusto mong pasayahin yung nanay mo, siguro mapapasaya mo yung nanay mo kapag nagkaroon, pag natupad yung pangarap ng nanay mo na magkaroon siya ng apo sa'yo. Eh, gusto ko yun. Gusto ko mapasaya yung nanay ko. Pero ayoko namang gumamit ng buhay ng ibang tao para lang makapagpasaya ng mga selfish desires namin. If I will become a parent, I will become a parent because I want to become a parent to a child. I want to become a good parent to a child. Mm-hmm. I want to be willing to provide a wonderful home for a child. Mm-mm. Hindi dahil sa, para masaya lang yung nanay ko. Kasi kawawa naman, di ba? Nagkaanak nga ako, masaya yung nanay ko, happy siya, pero napabayaan ko naman yung bata. Pang Miss Q&A yan eh. Hindi, yun talaga. Ganun na, kilala mo ako, I am a very responsible person. Kaya nga, diba? Alam ko naman, responsable ka, kaya napakaswerte nung magiging anak mo dahil responsable ka. Dahil sa may pera ko? Hindi. Dahil marunong kang, ano, kasi, mahahawa yan kahit sa pakikipagrelasyon mo sa friends mo. Dahil hindi na. Gusto ko, katulad ng kinukwento kasi diba, si Ayon nga, buti naiintindihan niya kahit hindi ko siya nakakausap. Mm. All the time, dahil tutok ako sa trabaho ko. Diba? Pag dumating yung batang yon, hindi pwedeng lumalaki siyang ganun. Kasi kay Ayon okay lang, kasi buo na yung pagkatao ni Ayon. Nung naka-experience siya ng ganung trato ko, kung yung lumalaki yung bata, pero wala naman akong binibigay sa kanya na more than enough time, hindi yun fair sa kanya. Kaya pag nag-decide ako na mag-aanak ako, magde-decide ako para mag-anak dahil gusto kong pasahin yung nanay ko at meron na akong kayang ibigay talagang bonggang panahon din sa bata. Kailan kaya sacrifice yun. Ikaw naman, hindi ka naman nag-anak ka, di ba? Hindi ka naman, buo na. Tapos dinedead mo sila. Hindi, kinahati mo yung katawan mo para sa kanila. Diba? Eh, hindi, magkakaiba tayo ng tao. Yeah. May mga taong kayang gumawa nun. May mga taong nahihirapan silang gumawa. Pero dumating yung
yung pamilya ko sa panahong wala akong trabaho. O, ibig sabihin, imagine mo, kung meron pa rin akong trabaho doon sa ABS-CBN, hindi ako papasok bilang stand-up comedian sa isang comedy bar. Yeah, na doon ko siya na-meet. Eh, magkakaiba tayong tao, di ba? Kaya nga. Parang, what happened to you may not exactly happen to me. Mm. Because we are two very different people. Di ba? Maaaring meron tayong magandang intention, may magandang purpose. Pero, may mga taong pare-pareho ng purpose. Pero yung how to reach that purpose and what to do to that purpose afterwards varies. Magkaiba. Mm. Di ba? Kaya, kung ano yung nagawa mo, sana magawa ko din sana yun. Pero until na hindi ko pa na-figure out kung kaya ko yun, hindi ko yun gagawin para lang mapasaya yung nanay. Ganun. It's so, pwede for them. At least i-consider mo. Oo, kinoconsider ko talaga. Gusto ko nga din. Gusto ko nga din. Actually, bet ko nga siya. Pero kailangan ko magbawas na naman. Pag ginawa ko, magbabawas ako. Totoo, dapat. Kailangan mayamang-mayaman ako lalo. Wow! Magiging responsable kang magulang at mapagmahal doon sa anak mo mismo. Yun. Kaya, dapat! Kasi kung palagay mo, kung siraulo ka, addict ka, pabayakan tao sa sarili mong buhay, palagay mo, ipupush ko sa iyo yan. Hindi ah. Ay, paano? So, ayun, abangan natin ang mga susunod na kabanata. At the end of the day, importante lang talaga na happy ka sa magiging decision mo. Yeah. Na magbe-benefit ang lahat ng tao na magiging bahagi ng decision mo. Diba? Yeah. Yun. And there's nothing wrong with considering it. Mm-hmm. Ako talaga, kinoconsider ko din siya. And thank you very much for allowing me to understand things na hindi ko kinoconsider dati. Mm-hmm. Diba? Marami rin ako natututunan dyan. To be fair. We're a pair, to be fair. Marami ko natututunan. Marami kaming bagay na pinag-uusapan dati na nasasabi ko pag, pwede. Matalino kasi ito eh. Kahit ganyan ang chinelas niyan. Maraming laman ng utak niya. Hindi lang ito, maraming laman. Kasi, nakalima na yan. Piling ko talaga, ducks to eh. Tapos, maganda talaga yung ito. Piling ko talaga. Alam mo ba, so wala pa. Oh yeah. Ayan, thank you very much everyone for keeping us company habang naghaharutan na kami mag-ina dito. Oh, may natutunan ba sila sa atin? Siguro matututunan nila sa atin eh. Magkakaiba ang mga tao. Iba't ibang uri ng tao. Oh. And kung ano man ang galawan ng bawat isa, we just have to respect them. And we just have to respect everyone's hustle and we just have to respect everyone's decisions in life. Kung siya, ang galawan niya, ganyan, respeto natin yun. Diba? Kung ano yung mga magagandang nangyayari sa kanya at sinishare niya sa akin, I can only be very grateful. Ayan. Thank you, Vice, ha? Thank for you guesting din. Me. Thank you. At saka, ang fun kaya pag nagkukwento ka ng mga ganyang experiences. Although, ginagawa natin katatawanan, pero pagkatapos ito, meron tayong napupula. May mga napupulo tayo dito. At maraming, syempre marami din tulad natin na bading, na nagkaka-idea din. Ano kaya kung subukan ko? Kung anong okay sa'yo, dun ka. Kung anong okay sa amin, let us be. Ganun lang yon. Diba? Para fresh tayo lahat. Okay. Bye-bye everyone. Mag-like naman kayo tapos magmalagay kayo magandang comment. Kung hindi maganda yung comment, tulog na lang kayo maaga. Okay. Tapos mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel ko. Tapos sa YouTube channel niya na OGDS Channel at OGDS Showbiz Update. Ayan. Subscribe lang mong bayad yung para masaya. Para kung may maganda kaming content, watch kayo, like kayo. Kung hindi, din watch lang slide tapos move on. May update po dito, ha? Tingnan natin kung magbabago yung decision ni Vice. Yes. Okay. Lalo na kung alam naman natin lahat na si Vice ay Dax. Maraming salamat! Okay, bye everyone! It's okay if you're sad sometimes, but it's better if you are happy, okay? That's part of your
sanity, and unkabugability. Bye, everyone! Protect your freshness!